冷圧をぶち込んで叩き起こしたいやつがいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Anime, so andito po ako ngayon. Pinadala po ako ng ating anime guru para sagutin yung mga tanong nyo at sana po masatisfy kayo sa mga sagot namin. Salamat po. Hi po kay Sir Anthony Barry. So, ang tanong ko ni Sir Anthony Barry, sabi niya, tanong ko lang po kung namatay ba si Orohara pagkatapos ng laban nila kay Naaklevar. Sagot po dyan, Sir Anthony, ka-anime, hindi siya namatay kasi nakaisip si Orohara ng isang strategy na kahit si Asuka ni Naaklevar hindi nagawang pigilan. So, habang nakikipaglaban sila ni Orohara ay unti-unti na gumawa siya ng simpleng lagusan para makapasok si Gremjo. Okay? Tapos, no, makapasok si Gremjo sa kanyang bangkay, Rages, dun nga binutas niya na yung likuran ni Asuka ni Naaklevar para makuha ang puso niya. Okay, so sana nasagot ko yung katanungan mo, Sir Anthony. Thank you, bye-bye. Okay, next question po, galing po kay Sir Ralph Lapus. Sabi niya po, no one po, idol, more pa po. Thank you po. Ang tanong ko po, kung nagkaroon ba ng pagkakataon na magamit ang Hugyoku sa TYBW para matalo ang leader ng kalaban? At nasusubukan din ba ito gamitin ulit ni Zen? Please paki-explain po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir Ralph. Okay. So, ayun nga, Sir Ralph, to answer your question po, after yung naging labanan nila ni Ichigo, nagkaroon tayo ng dalawang theory. Theory number one po is nasa katawan niya pa rin ito. Nasa kanya pa rin ito na wala pa rin siyang kakayahan na magamit ito kagaya ng nagamit niya or ginawa niya noon sa Peking Karakura Town. So, malamang ay nagpapalakas pa rin siya upang magamit niya ito. So, yun po yung first theory natin, Sir Ralph. Second theory po natin, Sir Ralph, is sa palagay ko yung Hugyoku, hindi niya mananatili sa kanya dahil na-reject na siya ng Hugyoku. Pero sa kabilang banda po, inilarawang siya as immortal. So, kahit labanan niya si Yuha, hindi niya nga ito ginamit o wala man lang sign na nasa kanya pa rin to, sir, di ba? So, sa tingin ko, kinuha lamang siya ni Orohara para itago siya at wala nang makagamit pa ng iba. So, di ba, sa pag-uugali ni Orohara, sigurado na hindi niya hahayaan na yung Hugyoku na kay Aizen pa rin or magamit pa ng iba. So, ang huling chapter na napag-usapan yung Hugyoku ay nung binalak na nakawin ito pero pinapigilan ito ni Kira Izuru. Yun nga po yung naging theory natin dito sa tanong niyo, Sir Ralph, no? Sana po na-satisfy kayo sa tanong. More questions po. Salamat. Next question. Ang question ay nanggaling kay Roronoa Soro. Lord, try mo din Tokyo Revenger. Ang buhay ni Takemichi Hanakagi ay hindi maganda. Dito nga din mga ka-anime ay napaisip siya na hindi ito maaaring lumala. Nalaman niya na si Hinata Tachibana, ang kanyang dating kasintahan, ay pinatay ng Tokyo Magi Gang, isang pangkat na masasabing kriminal na gumugulo sa kapayapaan ng lipunan sa loob ng mahabang panahon. Siya ay nagtataka kung saan ba siya nagkamali o kung nagkamali ba talaga ang lahat. Bigla niya na lang nakita ang kanyang sarili na nasa isang sitwasyon ng isang time travel. 12 years from the past nang siya ay nasa isang relasyon pa kay Hinata, dito ay napagtanto niya na meron siyang pagkakataon para mailigtas siya. Napagpasyahan ni Takemichi na sumali sa Tokyo Magi Gang at umakyat sa rangko upang maririte niya ang future at maisave niya si Hinata mula sa kanyang malungkot na kapalaran. Next question. Ang question ay nagmula kay JM Santos. Kuya Rap Gem, may nakita ako sa Google, hindi ko kilala. Shinichiro Isamu. Sino po at ano po ang kakayahan ng kanyang Sanpakuto, Shikai at Bankai? Sana po ay masagot nyo ang tanong ko. Salamat. Sa ngayon mga ka-anime, iilan pa nga lang ang lumalabas patungkol kay Shinichiro Isamu. Pero bibigyan na kita ng ilang mga idea patungkol sa kanya. Si Shinichiro Isamu ay ang kapitan ng 10th Division at masasabing isang puppet master ng pangkat ng mga psychology. At ang kanyang Shikai ay isang perpektong kumakatawan sa kanyang passion sa pagmamanipula. Meron siyang 5 mga manika na nakakabit sa kanyang kaliwang braso sa pamamagitan ng mga wire na maaaring umatake sa kanyang kalaban gamit ang mga talim nito. Ang mga puppet na ito ay maaaring magamit bilang mga sakripisyo dahil sila ay maaaring magdulog
dulot ng mga pagsabog sa kanyang mga kalaban. Ang kanyang mga kalaban sa oras na ito ay bumagsak, maaari silang matusok ng mga wire at ang kanilang katawan ay magiging isang manika upang maging kapalit ng kanyang mga manika na kanyang naisakripisyo. Ito ay isang napakalakas na shikai na nagiging mas malakas kapag mas marami ang kanyang kalaban na kinakaharap ng sabay-sabay. Sa oras na maisabay ang kakayahan ni Shinichiro Isamu sa pakikipaglaban sa kasanayan sa pagdisarma ng mga kalaban at ang kanyang shikai, ito ay magiging nakakatakot. Shinichiro Isamu Ability: Great Spiritual Power, Hakuda Master, Senjutsu Master, Kido Master, Shunpo Expert, Enhanced in Strength, Enhanced Endurance, Master Tactician and Strategist, Master of Group of Psychologists, Sanpakuto Name, Nengyo no Nengyo, Puppet of Puppet. Sa ngayong ka-anime, ang kanyang bankai ay wala pang ang data, pero bibigyan na lang kita ng ilang idea sa kanyang bankai. Malamang ang kanyang bankai ay may kakayahan din na kontrolin na mismo ang kanyang kalaban o kontrolin ang kanyang mga kakampi na magsisilbing kanyang manika. So yun nga po mga ka-anime, yung mga naging kasagutan sa inyong tanong. So kung may question pa po kayo na gusto nyo malinawan, sa abot ng aming makakaya ay sasagutin po namin yan. Sana po comment nyo na kung ano yung mga questions nyo at kung ano pa po yung gusto nyo gawa namin ng anime theory. Salamat po!